VCR. Rich Break Time! Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon, nakakakulo ng dugo ang paglawas daw ng lansangan ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. It's April 21, 2023. At para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw, 10 hanggang 20 nurses ang nagre-resign sa Philippine Heart Center kada buwan. Bawas presyo sa produktong petrolyo nakaumang sa susunod na linggo. Driver's license na mag-expire sa April 24, extended hanggang sa Oktubre. DOTR kinalampag na maayos na driver's license ang ipamigay at hindi papel. Pag-uwi sa mga Pinoy na nasa Sudan, inaayos na ng DFA-OFW. Sugatan sa gulo. Pangulong Bongbong Marcos babiyahe sa US sa Abril 30 para sa 6 na araw na official visit. AFP tinangging tinotorture o tinorture bago pinatay ang CPP-NPA leaders na sina Benito at Wilma Chamzon. Justice Secretary Boying Remulla tiwalang nasa bansa pa si dating Bucor Chief Bantag. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong nagbabaga din ang sikat ng araw. Mm-hmm. Ang inyo namang tagapagbalita, ako po Thea Petro Corpus. At sa pangalan nila kay Mayor Deo Macalma, ako po si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At dahil mainit ang panahon, meron din tayong mainit na balita mula sa labas. Ibalita mo agad-agad. Flash Report. Flash Report! Bisa ng driver's license at student's permit na mapapasosimula April 24 ngayong taon, pinalawig ng LTO hanggang Oktubre 31. Ibalita mo ang detalye niyan, Christian Manu, RHA Christian. Pinalawigin ng Land Transportation Office ang visa ng driver's license at student permit na nakatakdang mapaso o mag-expire simula sa Abril 24. Ito'y matapos sumutok ang isyu kahapon na mauubos na ang supply ng LTO sa plastic card na ginagamit para sa pag-iimprenta ng lisensya ngayong Abril. At reaction din ito ng LTO sa publiko sa pag-i-issue ng temporary driver's license gamit ang papel na may OR at QR code. Sa makatuwid pa tayo sa memo na inilabas ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, ang mga mag-expire na driver's license at student permit sumula sa Lunes at sa mga susunod na buwan ay hindi na kailangan mag-renew at ito'y i-honor pa rin ng mga traffic at law enforcers hanggang sa Oktubre 31 o hanggang magkaroon na ng supply ng plastic card para sa pag-iimprenta ng lisensya. Bukod dito, waive din ang anumang penalty kaugnay nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade. Kahapon po inanunsyo ng LTO na dahil po sa bumababang supply ng driver's license, pansamantala po muna mag-i-issue ang LTO ng paper receipt. Bilang patunay po na kayo po ay nakapag-renew ng inyong lisensya. Marami po sa ating mga kababayan na nagbigay po ng kanilang pahayag. At bilang tugon po sa inyong mga suhestyon, ngayong araw po na ito, inaanunsyo po namin na lahat po ng driver's license na mag-i-expire po ng April 24, 2023 ay i-extend po namin ang validity hanggang October 31, 2023. Ulitin ko lang po ulit, ang lahat po ng driver's license na mag-i-expire po ng April 24, 2023 ay extended na po until October 31, 2023. Nagdesisyon po ang LTO na gawin ito dahil ayaw po namin na dagdagan ang abala sa mga motorista. Una nang sinabi ng DOTR na kanila nang minamadali ang procurement ng mga plastic card para sa pag-iimprenta ng lisensya ng Land Transportation Office.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Christian? Yes, Ateya. Mm-hmm. This isn't the first time na naubusan ng plastic cards ang LTO para mag-produce ng driver's license. Saan sila nagkukulang parang maano ata yung foresight nila, mahina? Ang binabanggit ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugabe, nagkaroon ng problema sa procurement. Pero nung siya'y naupo noong Nobyembre bilang LTO Chief, kanya na itong nakita at sinabing handa na silang magkaroon ng procurement. Ngunit noong Enero, naglabas ng memo ang DOTR na ang lahat ng procurement ay hihigit sa 50 milyong piso ay dapat dumaan sa departamento. Kaya sa ngayon, Ateya, ang binabanggit na LTO, 100,000 na lamang yung kanilang available na plastic card at nakatakda ng upos ngayong Abril. At kahapon niya inanunsyo na magbigay ng temporary driver's license gamit ang papel, pero bilang tugon sa reaksyon ng publiko, palalawigin na ang visa ng mga lisensya. Kailan darating yung mga ma-o-order nila na plastic cards? Walang binigay na timeline, pero ang binabanggit ni DOTR Secretary Jaime Bautista, kanila lang minamadali o ina-expedite yung procurement itong mga plastic card. At binabanggit niya na LTO extended hanggang October 31 o hanggang sa oras na magkaroon na ng bilang o sapat na bilang ng plastic card, Ateya. Last na lamang Ms. Taya tsaka Christian, ibig sabihin ba hindi na mag-i-issue ng dipapel na lisensya ang LTO? Tama ka dyan, Yuel, hindi na bibigay ng temporary driver's license gamit ang LTO. At gagawin na lang, extended na yung visa ng mga driver's license simula sa Lunes, Abril 24, para maiwasan na rin daw yung abala sa mga publiko. Mm-hmm. So April 24 ang simula. Ibig sabihin, kung ang birthday mo April 23, wala kang karapatang hindi mag-extend. Kung hindi, ikaw ay mapapatawan ng mga surcharge and other fees. Tama? Tama ka dyan. Mm-hmm. Dahil hanggang sa ngayon, meron pa namang kakating supply na natitira na nasa 100,000 mahigit ang Land Transportation Office. Pero ngayon, Teya, wala namang kasing opisina at sa Lunes, Abril 24 na. Mm-hmm. Kaya naman, sumula sa Lunes, extended na ang visa ng mga driver's license. Kasama na yung akin dyan. Ayan, sasabihin ko pa lang, Christian, ikaw ba'y nakapag-renew na? Kasama na yung akin dyan. Ma-extend ka. Mapasok pagdating ng Hunyo. Ayan, so mamark, kailan yun? June ano? Akala ko malalaglag para. Maraming salamat, Christian Manyo. Back to you, Thea and Yuel. Ayan ha, wag na tayong magpasaway. Hindi dahil wala na yung dipapel, extended na yung validity ng ating mga lisensya. Pero dapat, pag sinabing pwede na, meron ng supply, mag-renew na tayo agad. Samantala, para sa detalye ng ating mga iba pang balita, nasa 10 hanggang 20 nurses umano ng Philippine Heart Center ang nagre-resign kada buwan para magtrabaho abroad. Ayon kay Philippine Nurses Association President Melvin Miranda, ito ay resulta pa rin ng mababang pasweldo at mas malaking oportunidad sa ibang bansa. Kaya naman, sabi ni Miranda, mas pinapaigting ngayon ng PHC ang kanilang recruitment sa mga nurse at ineengganyo na manatili na lamang sa bansa, particular umano na sa mga specialized hospital dahil special procedure umano ang isinasagawa rito. Narito ang naging pahayag ni Miranda. Heart Center, almost the resignation comes with the 10 to 20 a month. Kaya somehow, sir, ang isa sa mga pinaiigting talaga po ng Philippine Heart Center sa tulong po ng ating pong nursing director, ang pagpapaigting pa po ng talagang recruitment. Samantala, ito naman, sa kabila ng init ng panahon, at kanina good news yung bungad natin na extended. Ito good news pa, Ms. Taya. Bakit? May posibleng bawas presyo sa presyo o ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa pagtaya ng oil industry sources, 50 centavos hanggang 60 centavos ang posibleng bawas sa diesel. Piso hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang maaaring walang adjustment sa kada litro ng kerosene na nakadepende sa huling araw ng trading. Ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay batay sa presyuhan sa World
oil market na ipinatutupad ho sa Pilipinas tuwing araw ng Martes. Tatanungin ko pa naman, sana may epekto kaya yung hindi nalang paglabas, walang kikilos na masama. Dito lang tayo sa bahay, dito lang tayo sa lilim. Kasi parang pag lumabas ka, talagang parang pakiramdam mo matutusta ka. At aminin man natin o sa hindi, nakakalagkit yung init. Grabe ang init, ang lagkit. Sabi nga nila, ang sakit sa mata, ang sakit sa balat, ang sakit sa bulsa kasi lagi ka naka-aircon. Tapos wala ka pa sa opisina. Holiday, ikaw ngayon, wala kang matatambayan. Libre pa aircon. Ito na nga, muling sumipa o sumampa sa dangerous level ang init sa lungsod naman ng Makati. Ayon sa Makati Disaster Risk Reduction and Management Office na itala, so 48.3 degrees Celsius ang heat index sa lungsod kaninang 12:15 ng hapon. Mas mataas ito sa 44 degrees Celsius na heat index na naitala sa Makati noong araw ng Martes na siya rin namang nasa dangerous category. Dahil dito, muling nagbabala ang Makati LGU sa mga residente nitong magsagawa ng kaukulang pag-iingat para maiwasan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ngayong hapon. Samantala, balik ho tayo sa balita ukol sa driver's license. Hanggang sa susunod na linggo na lang ang imbentaryo ng Land Transportation Office o LTO para sa driver's license cards. Ito ho ang inamin ni LTO Executive Director Giovanni Lopez sa harap ng shortage ng plastic cards para sa nabanggit na dokumento. Sinabi ng opisyal na mauobliga ang opisina na mag-issue muna ng pansamantalang driver's license na nakaprint sa papel na ngayon ho ay hindi na sapagkat pinalawig na nga yung validity ng driver's license. As of April 18 po, meron po tayo mga around 147,000 driver license cards on hand. Pero po ang average use per day is around 30,000 po. Nako, wow. So tama po, ang pag-aaral po namin by next week, ubos na po ang ating driver's license card. Yan ho ang tinig ni LTO Executive Director Giovanni Lopez. Kaugnay ng balitang yan, kinalampag ni Senator Grace Poe ang Department of Transportation na tuhunan na ang kakulangan ng plastic cards para sa driver's license. Giit ni Poe, pera ng taong bayan ang pinambayad kaya dapat tumbasan din ito ng kagalang-galang na lisensya at hindi papel. Bukod dito, ipinresenta rin umano sa mga transaksyon sa gobyerno ang driver's license bilang valid ID. Una nang sinabi ng LTO na plano muna nilang mag-issue ng lisensyang de papel kapag naubos na ang supply ng plastic cards. Sa kaugnay pa rin hong balita, gumagawa na ng paraan ang Department of Transportation o DOTR upang makabili kahit ng sapat na bilang muna ng plastic cards bago tuluyang maubusan ng supply ang Land Transportation Office. Ayon kay Transportation Office Secretary Jaime Bautista, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Government Procurement Policy Board upang mapabilis ang proseso sa pagbibili ng plastic cards para sa lisensya. Ine-evaluate pa rin kasi hanggang sa ngayon ng Bids and Awards Committee ang Terms of Reference na isinumite ng LTO noong Marso para sa pagbili ng maramihang license cards. Tinuturo naman ng DOTR ang LTO na nabigo umanong gawin ang early procurement activities kaya paubos na ang kanilang plastic cards para sa lisensya. Samantala, pumalag ang Land Transportation Office sa naging pahayag ng Department of Transportation na hindi raw sila nakapag-procure ng maaga kaya't may kakulangan sa plastic cards para sa lisensya. Ito'y nang inanunsyo ng LTO na gagamit muna sila ng papel sa pag-issue ng lisensya dahil 140,000 lamang ang plastic cards sa buong bansa. Ayon kay LTO Executive Director Giovanni Lopez, nalulungkot sila sa pahayag ng DOTR na tila sinisi si pa sila sa nangyari. Nobyembre pa lang, ipinag-utos na anya ni LTO Chief JR Togade na mag-procure na ng plastic cards para sa lisensya at plaka. Pero naglabas ng special order ang DOTR noong Enero na sila ang gagawa ng procurement. Narito naging pahayag ni Lopez. Si Ate JR Togade ay naitalaga bilang LTO Chief around November 15, 16, or 17 of 2022. Hindi pa po nag-iinit yung face niya tupuan. Alam ko po kasi I was with him at that time. Ay nag-utos na po siya kaagad ng inventory sa dalawang pangunahing produkto ng LTO. That is the plates
and the licenses. Okay. Yun po, inuna niya po yung kaagad. Nung nakuha po namin yung inventory at saka yung report and forecast na by April of this year, may malaking posibilidad na maubusan na tayo ng lisensya, ay kaagad po nag-utos si Asset Tugade na ituloy na ang procurement o to start the activities for procurement. Ayon kay Lopez, kung hindi raw sana kinuha ng DOTR sa kanila ang procurement, tapos na raw sana nila ito at wala sanang problema ngayon. Samantala, sa iba namang mga balita, tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na inaasikaso na ng pamahalaan ang repatriation ng mga apektadong Pilipino sa kaguluhan sa Sudan. Ayon kay Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, prioridad sa ngayon ang pagpapadala ng pagkain at supplies. Sa ngayon, aniya, hindi pwedeng mag-repatriate sakay ng eroplano dahil sarado ang mga airport. Nagpadala na rin umano ng team na tututok at gagawa ng paraan para alalayan ang mga apektadong Pilipino sa Sudan. Samantala, isang Pilipino ang kumpirmadong sugatan sa nagpapatuloy na sagupaan ng Khartoum, Sudan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nadaplisan ng ligaw na bala ang naturang overseas Filipino worker habang nasa labas ng bahay. Agad naman umanong naidala sa ospital at nasa maayos ng kalagayan ang naturang OFW. Batay sa huling datos ng DFA, 86 na OFW na sa Sudan ang humiling ng mailigtas. 39 naman ang nais nang umuwi ng Pilipinas at 47 naman ang nais magpa-relocate. Samantala, bibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos upang makipagpulong kay United States President Joe Biden. Ayon sa Department of Foreign Affairs, babiyahe ang Pangulo sa Washington sa Abril 30 hanggang May 4 para sa isang official visit. Sa May 1, Labor Day, ang eksaktong araw naman ng bilateral meeting ng Pangulo at ni Biden. Inihayag naman ng White House na ang layunin ng pulong ay mapalakas ng dalawang bansa ang kanilang alyansa at matalakay ang climate change, gayon din ang human rights. Kabilang din sa pag-uusapan ng leader ang regional matters para masunod ang international law. Samantala, iniurong bukas, Abril 22, ang pagdiriwang ng mga Muslim community sa Eid al-Fitr o ang katapusan ng buwan ng Ramadan. Batay ito sa anunsyo ng Muslim Advisory Council dahil hindi nagpakita ang crescent moon sa kanilang isinasagawang moon sighting kagabi. Hudyat ang crescent moon ang pagsisimula ng Shawwal o ikasampung buwan ng sa Islamic lunar calendar. Dahil dito, magkakaroon ng mga Muslim mamaya ng isang suhur o pagkain bago sumapit ang madaling araw at kinabukasan ang Eid al-Fitr. Panatilihin at isabuhay ang mga aral na dala ng Ramadan. Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Muslim community sa kanyang kanilang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Sabi pa ng Pangulo, magsilbisa ng pundasyon ng ugali ang matututunang aral sa pagtatapos ng fasting patungo sa nararapat at mabuting pamumuhay. Nagdagba ng Pangulo, nakikisa ang buong bansa sa Muslim community sa selebrasyon nito at pagkilala din sa paniniwalang Islam. Ang Ramadan o ikasyam na buwan ng Islamic calendar ay pinagdiriwang ng nasa 1.7 bilyong Muslim sa buong mundo sa pamamagitan ng panalangin at fasting. Yan ang mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mamaya ibibigay pa natin ang iba pang detalye. AFP itinatangging North Shore bago pinatay ang CPP-NPA leaders na sina Benito at Wilma Chamzon. At DOJ Secretary Remulla, tiwalang nasa bansa pa si dating Bucor Chief Bantag. Ang iyo pong tagapagbalita, Thea Petro Corpus. Sa pangalan pa rin ho ni Lakay Mayor Deo Macalma, Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, alas 4:28. This portion is brought to you by AC. RH break time. Standby sa ating
iba't-ibang reports. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng detalye sa ating mga nagbabagang balita. Mariing pinabuloana ng Armed Forces of the Philippines ang alegasyon ng Communist Party of the Philippines na tinorture umano ng militar ang mga opisyal ng CPP na sina Benito at Wilma Chamzon. Paliwanag ng AFP, propaganda lamang ito para linlangin ang publiko. Matagal na umanong pinagsususpetsahan ng AFP ang mag-asawang Chamzon na nasawi sa engkwentro noong Agosto sa Catbalogan City, Samar. Sa kumpirmasyon kahapon ng CPP, NPA, NDF, sa pagpanaw ng mag-asawang Chamzon, sinabi ng AFP na ito ay tagumpay ng pamahalaan laban sa mga pugante ng batas. Naniniwala naman si Justice Secretary Jesus Crespin Boying Remulla na nasa Pilipinas pa rin si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Remulla, ito'y dahil sa hold departure order at warrant of arrest ng korte sa Muntinlupa at Las Piñas laban kay Bantag. Una nang sinabi ng kalihim na nagpahayag umano ang dating Bucor Chief ng kagustuhan nitong sumuko sa pag-uusap ni Bantag sa kapwa miyembro ng gabinete. Si Bantag ang isa sa itinuturong utak sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman sa kaso na si June Villamor. Nasa linya natin ngayon ang DFA Undersecretary Eduardo De Vega para naman kamustahin natin ang ating mga kababayang OFW na nasa Sudan ngayon. Magandang hapon, Undersecretary Eduardo De Vega, Thea Pecho Corpuz. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon. Yes po, kakamustahin lang namin, Yusek, kung yung mga OFWs natin sa Sudan, meron pong isang sugatan, tama po ba? Hindi na po ba ito nadagdagan? Tama po. Hindi naman sugatan, no? Nataplisan yung kamay ng bala. Ito yung mulat kasi lumabas siya. Kinalasan ng mga Pilipino doon yung, ano siya eh, nagbebenta ng fish, no? Ng isda, no? Tapos, nataplisan, nadala sa ospital at gumaling na, nakabalik na. Nakauwi na, sir? Nakauwi na. Okay. Ang problema lang, well, bakit hindi binibigay pangalan ganyan? Ayaw niya kasi, ano siya, hindi siya legal. Hindi sa register doon. No? Mm-hmm. Kaya po, pero alam ng lahat ng Pilipino yung nangyari sa kanya. Mm-hmm. At siya po yung so far yung injured. No? Wala tayong deaths or casualties. Mm-hmm. Or malupang injuries kasi, well, awa ng Diyos, hindi naman tinatarget ang civilian. Mm-hmm. Kung lang lumabas ng bahay. At more important, sumusunod nga yung ating mga kababayan sa payo ng embassy, stay put muna. Mm-hmm. Yusek, matanong ko lang, ilan po ba ang bilang, ang total na bilang ng mga OFW natin na nasa naturang bansa? Opo, parami ng parami eh. Dati ang alam namin, 258 lang, o 256 to 258. Pero simula na nag-umpisa to last week, almost 500 na, nagpas 450 ang nakaregister kasi nag-i-email sila ngayon sa ating embassy. Mm-hmm. So, sabihin natin around 500. So, dumadami po yung headcount, Yusek? Hindi naman. Uh-huh. Dumami ang headcount dahil po, dati po kasi, 2,000 ang registered, sabi ng OWA. Ilang taon na yung nakalipas, no? Eh, ang nangyari, nagsialisan na yun dahil nag-uumpisa magkagera palagi doon. Mm-hmm. Ang alam ng embahada at ng OWA, ang natitira, 256 o 268. Mm-hmm. Ngayon, bigla lang lumilito yung iba. There are more. Mm-hmm. So, sabihin na natin, 450 to 500. Mm-hmm. So, yun pa lang ang nasa listahan natin ngayon, Yusek. Opo. Mm-hmm. In relation... Nag-i-email sila ngayon sa embassy. Oh, in relation to that, Teya at Yusek, dun ho sa mga nabanggit ninyo na bilang ng mga OFWs natin dyan na nasa roughly below 500, paano naman ho yung mga sabihin na natin na undocumented na mga OFWs natin dyan? Ngayong hindi ho sila kasama dun sa headcount, paano ho maipapaabot yung tulong sa kanila? Ano po? Yung 500 yan, kasama whether documented or not, no? Pag na mag-email sa embassy or kumontak. So, ang gagawin po natin, pwede ko bang sabihin ngayon yung number ng email, no? Yes, please. Yung email number, address. No? Yes, sir. Well, email address muna, no? Small letters lang lahat. Cairo.pe at
dfa.gov.ph. So, Cairo.dfa.gov.ph. Pero kung gusto nyo yung WhatsApp message, i-WhatsApp yung embahada sa Cairo, yung katabing bansa, no? Ang email is +20. Ang telephone number 122-743-6472. Ulitin ko pa, +20 122-743-6472. Kinocompile ng ating ambassador doon at saka yung team niya yung names and addresses ng mga to para subukan sila i-contact kung ano mga pangangailangan nila. Right now, ang importante yung food supplies. Kaya naghanap ng paraan na mapadalan sila. Mm-hmm. Yusek, ito pong nasugatan or nadaplisan ng bala na ating kababayan undocumented. Meron po ba siyang makukuhang mga benepisyo? Sakaling sabihin niyang gusto niya nang umuwi, sinabi po ba niya na uuwi na siya? Nasabihan po ba yung kanyang pamilya, Yusek? Opo, sisiguraduhin natin na kung gusto niya umuwi, papuwi natin. Tapos tulungan natin makauwi kasama ng ibang mga nandiyan sa Khartoum, sa Sudan, gusto umuwi. At pag salubusan niya dito, yung OWA nandiyan din po para tulungan siya. Ngayon, layos ko lang magpaliwanag, no, sa 500 so far, wala pang 100 ang nagsabi na gusto kong umuwi. May maraming gustong umalis. Mm-hmm. Pero ang gustong umuwi ng Pilipinas, siguro mga 49 as of yesterday, dagdagan pa natin ng konti ngayon. Sabihin natin mga 50 to 60 lang ang nagsasabi. Wala pang 10% halos ang nagsabing gustong umuwi. Uuwi. Kasi, po, maganda kasi yung mataas sweldo nila dun eh. Kasi dangerous na yung lugar. Ngayon, pag mag-secession na yung hostilities, ang tingin ng mga observers ba, next week, tapos na siguro yung hostilities kasi nagkakaroon ng internal negotiation, no? Sana, magkatotoo yung assessment, no? Ang nangyari, baka mawalang gana na sila umuwi. Kasi nagpaplano yung embassy nga na around next week, papasok. Hindi pwedeng airplane dahil sarado airport. Kaya nga, kailangan namin yung emails or messages ng mga kababayan para alam nila sino magusto umuwi. Kasi nagpaplano sila at nabigyan namin ng pondo for 100, 100 number, 100 na ng plane ticket. Dadalhin sa Cairo, sa Egypt, across the border, tapos by car o by van, no? Tapos ilulipad. Ngayon, ang nasa namin, pag mangyari na pwede na magawa to, hindi sila magpalit ng isip na sabihin, mananatili lang ako dito dahil safe naman. Maganda naman trabaho ko dito kasi meron tayong alert level 2 dyan o inaakit na nga to alert level 3. Ibig sabihin, as far as DFA, POEE, OWA, ganyan is concerned, wala tayo ngayong dinideploy. Walang, bawal magtrabaho ngayon sa Sudan. Kung pupunta sila from third countries, okay. Pero hindi natin ma-into sila. So, right now, ang payo namin na looking forward, no, na unti-unti nang umuwi yung mga kababayan natin doon. Yusek, balik lang po ako dun sa bilang kasi sinabi niyo po kanina na nasa 50 na lang. Iba pa ho ba yun dun sa unang napaulat na nasa 86 or 87 o bumaba na ho yung bilang ngayon? No po, parehong ulang. Yung 86, mga 49 sabi, I want to go home. 37 sabi, tulungan niyo ako umalis dito. Pero hindi sinabing go home to the Philippines. I want rescue or go somewhere. Yan ang sinabi nila. Hindi yung return to the Philippines. Kasi pag sinabi nilang rescue, ibig sabihin, ilipat ng lugar. Pero wala na malilipatan kundi Pilipinas. Kasi sa buong Sudan, desierto lang yun. Correct. Sa Khartoum lang yung main prize, no? Yung city. Pag sinundo sila ng ating embassy sa Cairo, edi pagdating sa Cairo, hindi naman sila pwede maiwan doon. Wala naman silang work visa doon. Tama. Ilipat talaga namin pa uwi. So, sabihin na lang natin, sabihin natin 86 pa rin ang number na gusto nating tulungan na makalikas na ng Sudan. Well, round out natin to about 100. Mm-hmm. So ibig sabihin, just to be clear, Yusek, ano, Yuel, 86 of the OFWs, hindi lahat 'yon gustong bumalik ng Pilipinas. Some OFWs just want them themselves out of Khartoum, Sudan. Tama po? Yes, out of harm's way. Opo. Kasi po,
tukol dyan, yung mga, yan, bakit 86? Kasi po, karamihan ng Pilipino sa Sudan are working for this big company, sa food manufacturing company, pangalan DAL, D-A-L. Ayaw. Magaling na company yung nag-alaga ng empleyado nila. Kaya kunyari, delikado yung neighborhood, nahanapan lang para nabigyan ng iba. At saka palaging may food supply. Pero some Filipinos, minority lang, eto kasama na dyan yung 86, ano yung mga to, sa smaller companies, yung iba kasing company, highly paid teachers, mga engineers, mga to naman, mga waiter, ganoon, mga cook. Mm-hmm. Kaya anong nangyari, hindi ganun kaganda yung protection sa kanilang company. Parang ang nilereklamo nila, we are in touch with them, ha? May messenger group, ganyan. Mm-hmm. Sinasabi, pinabayaan na kami dito ng company, or yung iba, may amo na, kanyari, household sila, o konti lang household, no? Eh, hindi sila tinutulungan na makalikas, ganyan. So, dahil doon, silang priority namin, yung walang punta na employer or what, no? Para sa protection nila, no? Walang so, aalalay, kumbaga, Yusek. Walang aalalay. Mm-hmm. Meron tayong honorary consul doon na businessman. Gumagawa rin siya para na magpaabot ng food supplies kasi tingin namin tong weekend baka maubusan na eh. Kung walang bagong ceasefire, hindi makakalabas yan at bumili ng food, no? So, yung mga yan ang aming emphasis ngayon. Mm-hmm. So, kayo po mismo, galing pa po ng Pilipinas, ang mga tulong na makukuha na, o na maibibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan sa Sudan? Well, pondo. All right. Pondo ng pondo ng DSA. Right. Pero ang embassy team ang pupunta doon. Ang sabi rin ng DMW na yung OWA nakaatasan din na magpadala ng team. Pero so far, wala pang schedule na papasok ng Sudan kasi yung mga ibang embassies, hindi lang Philippine embassy, ha? Yung mga embassies either sa Sudan mismo or sa Egypt, alam nilang hindi pa sigurado yung safety na pag ano. Kasi kung land transform, ang haba niya na sa desierto, 10 oras minimum. Galing Tagtuntoy. Eh, hindi naman pwedeng airport dahil sarado yung airport. Doon nag-away yung mga contrasting combating parties. No? Mm-hmm. So, ang gobyerno, iba budget na ipapan namin yan, ang papasok, ang balak bumasok ng 4-member team, yung embassy galing Cairo. Mm-hmm. Sa inyo pong pagtaya, mga ilang linggo pa po itong mararanasang gulo dito sa naturang lugar? Well, tayo ay, ano ngayon, Eid al-Fitr. Usually, sa Sudan, umiiba yung mood nila pagtapos ng Ramadan. Mm-hmm. Opo? Pangalawa, ang balita namin from Filipinos on the ground, yung mga elite sa Sudan, siyempre sawa na sila dito at gusto nilang maayos na ito. Kaya meron akong kumpiyansa na by next week tapos na yung hostility. Mm-hmm. Okay, in a few days, between 5 days siguro tapos na. Mm-hmm. However, kung hindi pa tapos, yung nga kailangan pumasok na yung embassy natin at kahit paano, no? Or magiging pag-unahin kami sa ibang embassies din, baka repatriation flight, baka maganap ng paraan, yung IOM, UN, ganyan, no? Pero ang tingin namin, tapos na to next week. Mm-hmm. Ito lang po, kung pwede po masabi. Yes. Hindi ibig sabihin na pagtapos na, ulitin ko po, huwag na lang umuwi yung mga Pilipino. Yung mga nag-indicate na gustong umuwi, ang advice namin, uwi pa rin. Alam namin, siyempre may trabaho sila doon sa Sudan. Pero palagi lang na mangyayari ito eh. Right. Kung walang permanent solution. Kasi wala pang gobyerno sa Sudan na fully democratic, no? Kasi ano to eh, may transitional sovereignty council, yung isang general lang in charge. Ibig sabihin, hindi pa stable, no? Masyado. So we're encouraging our kababayan na to message our embassy, and then planuhin na natin kung hindi ngayon mismo, in the near future, na ano na pero ng bagong buhay balik sa Pilipinas at mag-reintegrate dito. Mm-hmm. Huli pong mensahe, Yusek De Vega, para sa mga kaanak ng ating mga kababayan na nasa na OFW sa Sudan. Mga kababayan, no? Alam namin mahirap ang sitwasyon. Nag-aalala kami sa inyong mga kamag-anak.
ginagawa ng embassy lahat ng hakbang na maaari para maligtas sila. However, wala pang gobyerno nakapagligtas ng kanilang citizen. Pero, ligtas sila sa panganib, yung grabing panganib, basta nasa indoor sila. So, tayuin lang nyo sila, mga kamag-anak na stay at home at papadalan sila ng food supplies. Alam na niyo yung mobile ng embassy, plus 20-122-743-6472. Para baka wala pang data yung embassy tungkol sa kamag-anak ninyo or kung kayo mismo ang kababayan sa Sudan. So, nandito kami. We'll do what we can and sabay tayo magdasal na matapos na itong gera na to para may stability muli. Amen to that. Maraming salamat, DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Amen. Magandang hapon. At Pilipinas, ang oras, alas 4:48. R.H. Break Time. Standby sa ating mga reports, mga smuggled na asukal, ipamigay, huwag ibenta sa mga kadiwa stores. At nagtalaga naman ng bagong opisyal sa National Archives of the Philippines at DTI si Pangulong PBBM. Sinagip naman ng Philippine Coast Guard ang 85 pasahero na sakay ng sumadsad na barko ng MV Filipinas Cebu sa Lanao del Norte. Ayon sa PCG, kaagad na tiningnan ang kalagayan ng 85 pasahero, kabilang ang 5 sanggol na isinakay sa tugboat. Kaagad ding umanong nagsagawa ng oil spill assessment ang mga responding Coast Guard, SAR team, kasama ang Marine Environmental Protection Unit. Ang nasabing barko ay isang pampasaherong ro-ro vessel na bumiyahe mula Lanao del Norte papuntang Ozamiz City, Misamis Occidental. Samantala, wala pang konkretong ebidensya na higit 1.2 milyong records ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nag-leak. Ito ang sinabi ng National Privacy Commission, bagaman naniniwala sa pag-aaral ng isang cybersecurity firm na hindi protektado ang mga datos sa gobyerno. Nagpapatuloy pa rin anya ang investigasyon ng NPC sa umano'y data breach at agad ilalabas ang resulta nito. Una nang ibinalita ng VPN mentor na may malawakang data breach sa records ng empleyado at publiko mula sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Bureau of Internal Revenue at Civil Service Commission. Nanindigan naman ang BIR, CSC at NBI na walang nangyaring leak sa kanilang ahensya. Para sa reports mula sa labas, mga smuggled na asukal, ipamigay at huwag ibenta sa mga kadiwa stores. Ayon yan kay Senator Risa Ontiveros at ang detalye ihatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Stay at UL, sa harip na ibenta ay mas mabuting ipamigay na ang mga smuggled na asukal. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Ontiveros kasunod ng pahayag ng pamahalaan na ibenta sa halagang 70 pesos per kilo ang mga asukal na nakumpiska sa Batangas. Sa computation naman ng kanilang opisina ay mataas ng 65 pesos per kilo na asukal na imported mula Thailand. Mungkay ng senador, ibigay na ito sa DSWD at ipamigay sa ating mga kababayan na biktima ng kalamidad sa hirap o nahirap dahil sa taas ng presyo ng mga binihin sa ngayon. Makatutulong umano ang gobyerno na mapababa ang presyo ng asukal kung dadagdagan nila ang mga traders na maaaring mag-angkat ng asukal. Huwag lamang limitahan sa tatlong paboritong traders na Asian Counter Trade Incorporated, Edison Lee Marketing Corporation at Sokden Philippines. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, nagtalaga ng mga bagong opisyal sa National Archives of the Philippines at ilan pang ahensya. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Inanunsyo ng Presidential Communications Office ang pinakahuling appointees ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga bagong opisyal ay itinalaga sa National Archives of the Philippines, Department of Trade and Industry at ilang promotion sa Department of National Defense. Itinalaga ng Pangulo si Victorino Manalo bilang Executive Director ng NAP. Dati nang hinawakan ni Manalo ang parehong posisyon noong termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino at naging chairperson din ng National Commission for Culture and the Arts nitong Enero ng 2023. Hinirang naman si Rena Buston
bilang Provincial Trade and Industry Officer sa DTI. Ang appointment ni Namanalo at Guston ay epektibo noong April 18. Tatlo naman ang promoted sa DND Armed Forces of the Philippines, kabilang sina Brigadier General Erwin Alea at Brigadier General Eugene Mata sa Philippine Army, gayon din si Lieutenant Commander April Bayabaw ng Philippine Navy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lefner Tito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. At dumako na tayo sa ating break time showbiz. Celine Dion nagbabalik sa paggawa ng kanta sa kabila ng kanyang karamdaman. Ang detalye sa balitang yan ihatid sa atin ni Aaliyah Ikatlo IV. Aaliyah? Miss Thea, UL, good news sa mga Celine Dion fans. Nirelease na ng pop diva ang official lyric video ng kanyang bagong single na pinamagatang Love Again na soundtrack din ng kanyang upcoming film. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng kanta si Celine matapos ma-diagnose sa isang pambihirang sakit. Noong Disyembre, inanunsyo ng singer na sumailalim siya sa stiff person syndrome na nakaka-apekto sa kanyang vocal cords. Samantala, itong pelikulang Love Again ang unang beses na lalabas si Celine sa big screen. Umaasa ang singer na magugustuhan ito ng mga manonood, pati na rin ang ginawa niyang kanta. Ipapalabas ang pelikula sa mga sinihan sa May 5. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aaliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Akala ko magbibigay ka ng sample kung paano kumanta si Celine Dion, Aaliyah. Maganda rin yan, ano? Oo, pag natapos na ako mag-practice. Mukhang kailangan natin yan kasi napaka-init ng ano at talaga namang sikat na sikat si Haring Araw. Ang ibig sabihin ba nun? Baka makatulong sa ating... Kaso ang problema, Miss Thea, baka lalong sumirang araw nila. Maraming salamat, Miss Aaliyah Ikatlo, the fourth. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Ako, mag-ingat po tayo sa baskil, lalo na't mag-ingat sa baktol. Huwag po tayo mga muhoy, huwag po tayo kumalingasaw. Pero iwasan po natin na magkaroon ng heat stroke, kung anumang mga sakit na naidudulot ng init na ito, magpandong tayo ng mga bimpo na magbanyos. Ayan, para lagi tayong presko sa katawan. Mm-hmm. At para makaiwas din sa mga sakit na dinudulot. Lalo na heat stroke, hindi ho biro yan. Keep yourselves hydrated. Mm. Nakasama niyo po. Thank God it's Friday! Woo-hoo! Ako po si Thea Petro Corpus. At sa pangalan nila kay Mayor Deo Macalma, ako po si Yuel Reyes. Pilipinas, ang oras, alas 5:00. Susunod ang balansyadong pagbabalita ay atin sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen O. Yong. Bye-bye!